Hello mga beshi ko! Nandito pala kami sa bahay ng boss namin, birthday niya ngayon. Kaya merong konting salo-salo. Actually kami-kami lang, wala silang masyadong bisita. Naisipan nila mag-ihaw-ihaw kasi madaming dumating na ganito. Lahat daw to galing China. Dumating na to, naka-stick na. Mga Chinese pala yung boss namin, mababait sila sa totoo lang. Kung tutuusin, swerte na kami sa boss namin kasi sa panahon ngayon mahirap makakuha ng mabait na boss. Ayan pala yung mga iihawin. Yung iba dyan pamilyar ako pero yung iba hindi ko alam yung tawag. Habang pinapanood ko nag-iihaw, natatakam na ako. Tingnan niyo naman yung itsura. Pati yung ihawan ang ganda, disaksak lang, tsaka non-stick pa, high-tech pa, hindi mo na kailangan magsiga pa. Ang dami pang nakapila dito na iihawin, no? May squid, mayroong isda. Ang sabi nga, dumating na yan na nakatusok na, o diba, iihawin mo na lang. Pero except sa pipino, sila doon nagtusok yan. Siyempre, dapat fresh yan. Meron pa nga dito, sabi nila mahal daw to. Hindi ko nga alam yung tawag eh, pero pag chinek to sa internet, makikita mo kung gaano kamahal to. May nakita pa nga ako nakatusok dito na mais, oh. Iniisip ko pala kung paano gawin para ang hirap-hirap na. Ito nga at itatry ko na, beef daw to. Ang sarap at ang lambot. Yung iba natitikman ko kasi na ganito, matigas. Tsaka nakita ko kasi habang iniihaw to, meron sila binubudbud na pampalasa. Kaya ang sarap-sarap niya. Sayang nga't walang nabibili niyan dito. Sa China lang daw kasi yun. Ito naman, akala mo pansit pero maliliit na mushroom yan. May tinabi sila eh, pero nakalimutan ko yung tawag. Ito nga't umisa pa ako ng beef. Ang sarap kasi talaga. Pero syempre kailangan hinay-hinay na kasi gabi na, hindi ako matutunawan nito. Ito naman sinasabi ko sa inyo na parang pansit. Masarap din siya lalo na kapag mainit. Parang may pagkamaasim nga siya eh, pero masarap siya. Bet ko nga siya eh. Ito nga, dumating na yung ibang kawork ko, yung ate ko, si Saipul at si Marcos. Sa ibang branch kasi sila naka-assign. Mas malapit kasi yung branch kung saan ako naka-assign, kaya mas nauna kami dito. Yung babaeng nakaputi at lalaki, sila yung mga boss namin, pero hindi sila mag-asawa. Yung babae namin boss, brother-in-law niya yung lalaki. Ayan o, yung boss namin lalaki, siya yung may birthday. Yung naka-gray, ayan yung anak niya. Yung naka-red naman, anak ng babae naming boss. Ngayon naman, itatry ko tong mais. Ang sarap talaga nito. Kakaiba talaga yung binubudbud nila. Ang lasa-lasa talaga. Yung kailangan ko mag-control ng kain kasi nga gabi na may hirapan tumatunaw. Pero dahil sa sobrang sarap, nahihirapan ako pigilan yung sarili ko na hindi kumain. Kahit itong pipino nila, ang sarap. Pwede palang ihawin to. Ito pala yung sinasabi nilang mahal. Siyempre, kailan natin tumatikman. Hindi natin kaya bumili nito. Ay, ako lang pala hindi kaya bumili nito. Akala ko kaya siya mahal dahil may kakaiba siyang lasa. Pero hindi ko siya nagustuhan. Hindi ko ma-explain yung lasa. Basta hindi ko siya gusto. Ang hirap panguyain. Pero okay lang. At least natikman ko siya. Ito yung last batch na iniiho nila. Napakadami pa rin mais. Naku, ang hirap pa naman matunaw nito. 11 PM na kasi. Pero ang sarap niya talaga. For sure, hindi agad ako makakatulog nito pag uwi. Ayan nga't nabuntis na naman ako sa busog. Pero madami pa ding pagkain. Pero ayoko na, mahirapan na kasi ako. Ito pala yung cake ng boss ko. Kakantahan namin siya. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! O diba ang gulo ng kanta, Chinese at English kasi. Blueberry cheesecake pala yung cake ng boss namin. Ayan na yung last na kinain ko. Promise, last na talaga. Ayan nga, tine-take out na nila yung ibang natira. Pero ako, buto lang ng manok yung tine-take out ko para sa alaga kong aso sa baba ng stop house namin. So after nyan, umuwi na kami. Ayun lang, tapos na. Bye!